guys, magandang araw po sa inyo lahat. Muli po, ito si Jeff's Vlog. Ngayong umaga po ay may share na naman po ako sa inyo na aking experience tungkol po sa pagtatae ng baboy gaya ng patiner at saka mga beak. Ngayon po, pag-uusapan natin kung paano ba may balik sa dati yung dumi ng baboy, yung beak. Ngayon po, meron po akong bibigay sa inyo na paraan para mabalik sa dati o mayroong ibibigay na gamot. Pero bago po ang lahat ay itong mga sinasabi kong nagtatae, naninibago ko sila sa pagkain. Kagaya ng yung bake na paaralin mo ng pagkain ng feeds na booster o di kaya pre-starter. Tapos ganun din sa mga patio niya kasi naninibago ang pagkain nila niyan eh. Diba? Starter o grower, tapos grower o finisher. Ngayon po sa mga nagdidi naman na hindi pa nag-aaral ng pagkain, booster o pre-starter, meron pong magtatae na parang bilaw. Ngayon po, sa aking experience, nakikita ko po yun, bawat panganak ng inahin. Kaya ganun po, normal lang naman po yun. Baka marumi ang didi ng inahin kasi maninibago sila eh. Sa pagdididi, meron silang makain dun sa tiyan ng inahin. Lalo na po kung hindi pa ninyo nalilinisan. Dapat nilinisan muna ang didi ng inahin. Mas maganda, magbasa kayo ng basahan na ilagay nyo sa maligamgam. Basahin nyo sa maligamgam ng tubig. Tapos ipupunas po ninyo doon. Kasi huwag yung malamig kasi baka matigasan ng gatas. Yun po. Isa rin po yun sa ano kung bakit nagkatae ng ganun na kulay dilaw ang mga biik. Ngayon, ang ginagawa ko niyan, malakas naman. Tapos wala naman ako nakikita. Nagkatae lang siya ng ganun din. Maliksi sila. Malakas yung problema. Okay po yun, mawawala din po yun. Mga ilang days lang, 3 days yata, mawawala din yun. Pabalik din yun sa dati na matigas ang dumi niya. Ngayon po, balik na tayo dun sa nagtatae. Sa pagtatae po na sinasabi ko na basa. Halimbawa, after 10 days, pinaaral na ninyo ng pagkain ng booster feeds o pre-starter. Mas maganda booster feeds. Tapos papunta na siya ng isang buwan bago iwalay sa inyo, unti-unti na niyang ihalo yung pre-starter. Ganun po yan eh. Huwag bigla-bigla. Kailangan unti-unting ihalo mo dun sa ipapalit mong feeds para hindi manibago ang tiyan. Ngayon, di ba ang biik nagdididi tapos biglang kakain dun sa may pigs na booster? Ang tiyan po nila niyan ay manibago kasi lumipat na sila dun sa kakainin nilang pigs hindi na magdididi. Minsan na yun po ang nangyayari sa mga biik na inaragaan ko na isanayin ng pakain ng pigs na pre-starter o booster. Ngayon, ang ginagawa ko po, meron pong kaming nilalagay dyan para tumigas po ang tae. Ganon din po sa mga patiner na basa ang tae, hindi siya normal na pagdumi ng baboy. Ngayon, siyempre, magtaka ka bakit ganon ang dumi niya. May problema. So, ngayon, ang ginagawa namin para bumalik sa dati yung tigas ng dumi ng baboy o beak, may nilalagay po kami na powder. Ito po ay ginagamit talaga ito sa tubig. Yung tawagin na electrolytes. Ayan po. Apralite. Pero ayan po ang nakalagay. Para sa tubig talaga ito. Ngayon, ang ginagawa namin,
Kasi nasubukan na po namin to, tumigas po ang dumi ng diit at saka kahit mga pati na tumitigas po. Pero sa inayin, hindi pa namin na, ano, wala pa kasi akong na-encounter na gano'n ang dumi ng inayin. Sa tagal na kasi po ako nagtatrabaho dito, sa mga inayin, wala pa ako napapansin na nagbasa ko yung ano, yung dumi nila. Pero ngayon, ang napapansin ko sa mga pati na yan, ito sa mga diit. Sa biik, mas lalong marami. Ngayon, ang ginagawa namin ay hinahalo namin to sa PIDs. Sa tubig itong inalagay, electrolytes ito, hinahalo ito sa tubig. Tubig talaga ito. Ang ginagawa namin, doon din punta nun. Sa tiyan din ang punta nun. Sa tubig mo ilagay, sa PIDs. Kasi na-obserbahan ko, yung nilagay namin to sa tubig, mayroon kasi dosage dito yan, itong ilang. Parang hindi nila nauubos yun, yung inusaw na yun sa tubig. Hindi sayang lang. Ang ginawa namin, inalo namin to sa PIDs. Kagaya sa BIIC na manibago sa pagkain ng PIDs na pre-starter, booster, ginawa namin, hinalo ko ito doon sa pagkain ng PIDs. Ang paglagay ko noon ay isang kutsara. Tansya-tansya ko lang isang kutsara sa isang kilo. Ano po, isang kutsara, budbon yun, tapos sabi pag-uwan. Tapos sa patinir naman, kasi minsan marami sila sa kulungan eh. Ang ginagawa ko, tinatansya ko na lang. Halimbawa, lima sila sa kulungan. Isang timba yun. Pero hindi ko alam kung ilan ang parang limang takal yun. Limang keg. 1 kilo ang laman nun. Timba na yun. Tapos, ang ginagawa ko nun, nalagyan ko ng kahit mga 2 tablespoon na upper light powder. Ito. Upper light powder. Tinatansya ko lang. Halimbawa, ngayon mo nilagyan. Pagdating ng kinabukasan, unti-unti po yun na nag-iiba ang kulay ng dumi nila. Pupunta sa parang papatigas na siya. Mga 3 to 5 days or 1 week. Halo-halo ko ng itong Apralite powder sa pagkain nila. Nakikita niyo yun, matigas talaga. Epektibo talaga siya. Pag tumigas na siya, titigilan na ninyo. Sana po may matutunan po kayo dito sa ano, subukan niyo po. Para epektibo po ito. Tansyahin niyo lang. Ito kasi na ano din sa amin ito. Tinuro din sa amin ng technician na ganun din ang gagawin subukan. Ganun nga, sinubukan namin. Mga lang din. Bumalik sa dati ang dumi ng baboy o bake. Sana po natutunan din kayo sa ating pinag-usapan. Ako po ay hindi naman po ako perfecto na naggagamot talaga. Naggagamot ng mga baboy kagaya ng mga technician. Matilipuro sila ng mga doktor. Mga pinag-aralan na tungkol sa baboy. Sa akin lang po, natutunan ko lang yun sa pamamagitan ng aking experience, kung anong resulta. Yun po. Hindi ko naman po ito i-vlog kung hindi po epektibo yun. Kasi nahirap pag na-vlog ko ito tapos hindi naman pala epektibo. Ano ang silbi nun? Kaya sana subukan po ninyo kung sakaling meron kayong mga ganun na na-encounter ng ganunong buo. Sa iba po, hindi ko naman alam kung anong start nila, anong experience nila. Sa akin po, yun, naibagi ko sa inyo kasi ganun po ang nasanayan kong gawin. Matagal na po ako dito sa trabaho ko, mag 8 years na. Kaya lagi bawat panganak ng mga inahin na baboy, meron talaga akong makikita ng ganun mga problema. So, guys, hanggang dito na lang natin ang pag-uusapan.
until next video po ulit. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shout out po pala sa lahat ng mga subscriber ko. Ingat po kayo lagi. Ano pala po, sana po suportahan din po ninyo si RTG Studio 23. Ayan po sa screen. Sana po suportahan din ninyo ng YouTube channel po ng aking kaibigan. So, hanggang dito na lang ang aking video. Sa sunod na video ulit, mayroon po ulit tayong pag-usapan. Bye-bye!